Hello, this is Benson of Agri 101. So sa episode na to, ipapakita ko sa inyo kung paano ang ginagawa kong air layering or marketing sa apple. So ang marketing is ang pagpaparoot ng mga stem ng ating mga apple so that meron tayong magamit na pang rootstock. Good morning again, at ito po yung sinasabi kong pagma-market. So, ang aking pong ginagamit na soil medium is mixture ng cocoa peat, limestone at saka garden soil, kasi ang apple is gusto nila yung soil type na loam at saka neutral. So, mga 7 pH, so okay na yun. So, ang gagawin natin is meron tayong hand trowel at saka soil yung ating imamarkot na stem, kasi usually kung maliliit yung ano yung ating imamarkot is atin lang pong ililess yung soil, kasi baka ma-break din siya. So ito medyo malaki na, malaki pa sa pencil size, so ang aking pong soil is medyo marami. So meron pong mga apple na sadyang hindi masyadong reactive about sa marketing, gaya ng apple ko na namumunga from seed, so hindi siya active masyado sa marketing, so I stop na sa pagmamarket dun, kasi out of 50 markets, so mga dalawa lang yung apple na ito is very active sa marketing gaya ng like for example 10 days, so meron ka na makikitang root niya na unti-unting lumalabas. Whereas kung yung sa iba is umabot ng 1 month to sumobra pa nga. So wala pang root. So ito very active siya. So kailangan din nating ipiliin yung mga apples na medyo active about marketing. So hindi lang tayo market ng market. So kailangan din nating i-determine yung mga types of apple na madaling iparoot sa marketing. So yan. So pag nagmamarket ako ng maramihan, so nagre-ready na lang ako ng mga soil medium na ganito. So para mas madali yung trabaho natin. So so usual kasi sa mga nagtatanong sa akin, yung kanilang mga apple is nagiging bush. Ano ba yung bush? Yung dumadami, wala siyang central trunk. So gaya nito, dapat ang sa ating mga puno is dapat meron lang siyang isang central trunk. So para ma-focus ni apple yung pag-supply ng nutrients dito sa iisang trunk. So gaya nito, marami siyang mga root sucker. So dapat i-cut off natin ito, or better i-market na lang natin para mapakinabangan pa. So ito, so this is sucker. So yung iba, ang dami na kasi, nakaganoon na yung mga root sucker. So ayan, atin na po i-cut off yung cambium. So ito yung cambium ng apple. So kikis-kisin para hindi na siya mag-heal sa ayan. So you have to clean it. So pwede mo ring lagyan ito ng rooting hormone. So ako, pero ako hindi na ako naglalagay ng rooting hormone, kasi medyo si apple is very active sa marketing. So ang marketing, ginagamit na ko ito for rootstock. So, pag once na nag-root na ito, so ito na yung ikakat ko at saka dulutungan ko ng flowering na mga varieties ko. So
mas madali na lang tayo makapag-produce. Experience during rainy season like June. So ngayon, June. So, kasi pag once na tag-ulan, so sa ulan kasi, ang more on nutrients is nitrogen. So that is used for growth. So nitrogen is from the rain is very useful sa pagpaparoot ng ating mga puno. So ayan, i-slice lang po natin yung ating soil medium. Yan. At saka ating ilalagay dito sa ating na-cut off na cambium. So, ang ginawa. Ayan, tatalian natin una sa gitna. Para hindi na siya mag-move. So, ayan po. So, ayan, nakatali na siya. So, atin lang pong i-tight up. So, ayan. Para hindi naman masyadong mag-penetrate yung water. Kasi pag masyadong marami siyang water, so, medyo may tendency na malalanta yung ating markot. Ayan. At yun lang itong hihintayin. So, ayan. So, meron pa tayong isang imamark. Ah! Grabiha! So, ang marketing hindi lang ang ginagamit sa apple, so, ginagamit nito sa iba't ibang mga puno. So, yung kahit kawayan nga minamarkot na ngayon. So, ayan. So, slice. Ayan. At saka, ako ka. Ayan. Para makapag-produce tayo ng maraming rootstock. So, ayan po. So, nakapag-markot na tayo ng dalawang apples.